Beer News. Akomplisimento ng mga sundalo sa combat operation, binigyang pagkilala. Mga medalya iginawad. Surprise rank inspection muling isinagawa sa Service Support Battalion. Civilian employee nagtagisa ng diskarte sa Summer Sports Fest activity ng Philippine Army. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin paano nga ba magmagiting. Magandang araw, Bicolandia! Tropa ng 9ID ginawaran ng mga medalya. Gold Cross Medal, isa sa mga awards. Ang detalye, ihahatid ni Gabriel Martinez. Iginawad ng personal ni Major General Adonis Bahaw sa tropa ng 22nd Infantry Battalion ang mga medalya bilang pagkilala sa kanilang kahangahangang pagtupad ng tungkulin na nagresulta sa sunod-sunod na akomplisyumento laban sa CPP-NPA. Kasama sa apat na mga sundalong nagawaran ay si Lieutenant John Silva na nagawaran ng Gold Cross Medal, habang Silver Cross Medal ang natanggap ng tatlong enlisted personnel. Isa pa siyang malaking karangalan part 2 sa mga kasamahan ko rin. So lahat po ay deserve ng ganong award. So ang masasabi ko ay isa pong malaking karangalan, saka isa po siyang sagisag na talagang pinapalagaan natin yung katapangan natin kasundalwa ng Philippine Army. Gawin na natin yung trabaho natin. Pinuri naman ng pamunuan ng 9ID ang katapangan ng mga sundalo habang hinikayat ang iba pang spear troopers na patuloy na pag-ibayuhin ang pagsiservisyo sa ating mahal na inang bayan at sa mga mamamayan nito. Kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News. Withdrawal of support ng 61 taga-suporta ng CPP-NPA na itala sa Camarines Sur. Yan ang balitang hatid ni Christina Tole. Halos magkakasabay na nanumpa ng kanilang katapatan sa Republika ng Pilipinas ang 61 dating sumusuporta sa CPP-NPA-NDF sa bayan ng Lagunoy, Camarines Sur nitong nakarang araw ng Martes sa pamuna ng 83rd Infantry Battalion. Alas 2 ng hapon ang unang isagawa ang programa sa barangay Hinurungan kung saan 29 ang sumailalim sa Oath of Allegiance at pagtakwil sa mga komunistang grupo na sinunda ng 20 individual sa barangay Agusais habang 12 naman sa barangay Gubata. Karamihan sa kanila ay miyembro ng grupong magsasaka, grupong kababaihan at grupong kabataan. Ang nasabing programa ay dinaluhan at nasaksihan ng mga barangay opisyal ng nasabing mga lugar. Ayon sa pinuno ng 9ID, mabuti umano ang naging desisyon ng mga nabanggit na individual dahil malaking ambag ito sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsumpo ng insurhensya sa rehiyon. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atole, Spear News. Surprise rank inspection isinagawa ng Service Support Battalion. Disiplina ng mga sundalo, patuloy na isinasabuhay. Narito ang report. Alas 6 pa lang ng umaga, ganito na ang senaryo sa himpilan ng Service Support Battalion. Ang maagang rank inspection para sa kanilang mga personahe. Sinorpresa kasi ng pamunuan ang kanilang tropa upang tingnan ang kanilang pagiging consistent pagdating sa kahandaan at disiplina. Kung makikita natin ang trabaho natin araw-araw ay nakatuon doon sa core function na kung saan isang driver, isang mekaniko, but dito ma-instill natin, makikita natin how do they prepare themselves, their bearing, makita natin kung snappy ba sila. Bilang isang sundalo, makita natin na sila, tayo ay maging modelo. Ang rank inspection ay bahagi ng tradisyon ng Philippine Army para mapanatili ang disiplina na siyang pangunahing huhubog sa bawat sundalo upang mas maging epektibo sa pagtupad ng tungkulin at mapanatili ang pagiging mahusay na tagapagsilbi ng bayan. Kapayapaan para sa lahat. Jero Banania, Spear News. Summer Sports Fest activity para sa civilian employee ng Philippine Army isinagawa. Diskarte sa mga palaro, kanilang naipamalas. Yan ang inantabayanan ni Eden Dororita. Hindi umatras sa hamon ang mga civilian employee ng 9th Infantry Division sa isinagawang simultaneous Summer Sports Fest activity ng Philippine Army na pinangunahan ni Lieutenant General Roy Galido nitong nakarang araw ng Martes. Alas 5 ng umaga nang mag-umpisa ang programa sa pamamagitan ng Zumba na sinundan ng PA-wide Civilian Human Resource Fun Games kung saan naipamalas nila ang kanilang mga diskarte, gayon din ang pagkakaisa at sportsmanship. Activity na ito ay in line pa rin sa
127 Philippine Army Anniversary, nagiging mas masaya naman kami kasi kahit pa paano, nabigyan naman kami ng pagkakataon na makapaglaro naman, na maging maayos naman ang maging healthy naman ang aming man. Maganda naman ang naging samahan namin sa ang civilian, sa mga military. Dahil noon, kahit paano konti, hindi ganong nabibigyan ng pansin. Di tulad ngayon na parang involved na kami sa organization. Ang civilian employee ay ang nagsisilbing katuwang ng hukbong sandatahan ng Pilipinas pagdating sa mga trabahong pang-administratibo, pinansyal at logistika na malaking tulong sa pagtiyak at pagtupad ng ginagampanang tungkulin ng bawat sundalo. Kapayapaan para sa lahat. Edens Lororita, Spear News. Gugunitain na naman natin ang araw ng kagitingan. Ngunit ang tanong, paano nga ba maging magiting? Yan ang ating aalamin kay Tito Bal. Tito Bal, what now? Trivia ni Tito Bal! Tito Bal, what does magiting mean? Alam nyo ba na sino man ay maaaring matawag na magiting? Dahil ang magiting ay kumakatawan sa isang taong matapang, malakas ang loob, dakila, makabayan, at nagpapakita ng kabayanihan. Sir, para sa'yo, ano ang magiting? Ang magiting ay kayang ibuhis ang buhay para sa bayan. Kuya, para sa'yo, ano ang magiting? Bayani po. Bayani. Para sa akin, sir, ang kagitingan ay katulad ng ako, isang anak ng former rebel. So, para sa akin, ang kagitingan ay ang pagsuko ng aking magulang, ang kapatid niyang tatlong babae. Dahil sila nga ay dating rebelde. Ngayon, sa pagsuko nila sa gobyerno, so dahil doon, magagamit sila para masabi sa ating mamamayang Pilipino na huwag na silang gumaya sa kanila, lalo na sa mga kabataan. Mga katangian na nagpapakita ng pagmamahal at pagsasakripisyo, hindi lang para sa sarili, kundi sa kanyang kapwa, maging sa kanyang lupang sinilangan. Tulad na lamang ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, General Luna, Apolinario Mabini, Tandang Sora, at marami pang iba, gayon din ang kinikilalang mga veterano na nagbuhis ng kanilang buhay para sa ating inang bayan noong panahon ng Hapon o World War II. Kaya nga, ipinagdiriwang natin taon-taon ang Day of Valor o Araw ng Kagitingan o dating kilala sa tawag na Araw ng Bataan para alalahanin ang sakripisyo ng libu-libong mga sundalo na isinuko noon ni Komandante General Edward P. King Jr. at pinagmartsa sa 90 milya patungo sa Camp O'Donnell sa Capasterla. Sa panahon ngayon, hindi lamang ang mga kawal ng bayan ang itinuturing na magigiting. Dahil anuman ang estado mo sa buhay, kung ikaw ay may pagmamahal sa bayan at handang tumulong sa iyong kapwa, ikaw ay may tuturing na isang magiting. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bal, ang may alam lamang! At yan ang mga balita ang aming tinutukan para sa pagkakaisa. Patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Philippines. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video and subscribe this YouTube channel.